lang tampok sa langit at sa sinubok. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Ang pagpapasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputukman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhudluran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas
upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo silang upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak at inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa linggohong ito,
Tayo po ngayon ay pumapasok sa mga mahal na araw. At sinisimula natin ito sa Linggo ng Palaspas. Kaya tawag ho natin sa linggong ito ay Linggo ng Palaspas dahil kitang-kita naman ho sa mga hawak natin may mga dala-dala tayong palaspas. Ano ho ba ang halaga at simbolismo ng palaspas na ito? Sa atin nung Ebanghelyo, nung nagsimula ho tayo, narinig po natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At siya ho ay sinalubong ng mga tao gamit ang mga palaspas. Winawagayway yung palaspas habang sinasalubong si Jesus. At anong sabi nila? Mabuhay ang anak ni David. Maganda rin ho no, sa linggong ito. Habang dala natin ang mga palaspas at kanina ay habang binabaspasan ay winawagayway ho natin. Sana ho sinasalubong din natin si Jesus. Hindi lang tayo nandito para magpabasbas ng palaspas, pero ganun din sinasabi natin sa Panginoon, sasalubungin ka namin, ikaw ang aming hari. Welcome ka. Tuloy ho kayo. Pumasok ho kayo sa buhay namin. At kadalasan hindi ba, saan ho nilalagay ang palaspas? Kung hindi ho sa altar, saan? Sa may bintana o pinto ng bahay. Yung palaspas ay nagpapahayag, Panginoon, welcome na welcome ka sa bahay ko. Welcome na welcome ho kayo sa pamilya ko. Tumuloy ho kayo sa amin. Sana ho, patuloyin ho natin ang Panginoon. Iniisip ho ng iba, lagay natin to dito. Para hindi pumasok yung masamang espirito. Baliwala ho yan. Kung malayo ang loob natin sa Panginoon. Kahit isa plastic ho ang bilhin ninyo sa labas, punuin ninyo ang inyong bintana, pati pinto ng bahay nyo, puro palaspas. Pero kung ang puso natin malayo sa Panginoon at hindi natin siya tinatanggap sa buhay natin, baliwala, nagiging palabas lang ang lahat. Kaya ho sana sa ating pagwawagayway ng mga palaspas ay talagang buong-buo nating hinahayaan na pumasok ho si Jesus sa buhay natin at pamumuhay ho natin. Talaga bang welcome si Jesus sa buhay natin? Sa lahat ng pinto ng ating buhay, handa ba tayong papasukin si Jesus? Sana walang pinto sa buhay natin na nakasara at nakalagay doon off limits sa pagwawagayway at pagdala ng palaspas. The Lord is welcome in every aspect of our life. Pangalawa ho, ang palaspas din po ay paalala kung sino ho tayo. Naalala ko ho nung ako ho ay seminarista, inutos ho sa amin nung parish priest na umikot kayo sa mga bahay-bahay. Bumisita kayo. Kumatok kayo sa bawat pinto. Alam niyo ho, hindi ho namin alam sino doon ang Katoliko. Alam niyo paano ho namin nalaman at nakatulong sa amin? Dalawang bagay ho.
meron hong larawan ng Sacred Heart of Jesus at Immaculate Heart of Mary sa kanilang pinto. Una ho yun. Pangalawa ho, may palaspas. Sa isang tingin, ay, Katoliko nakatira dito. Katukin natin yan, Katoliko yan. May palaspas sa pinto. At sana ho tayo bilang mga Katoliko, lalo na sa mga mahal na araw na ito, ang palaspas na tanga natin ngayon ay maging tanda na hindi lang welcome si Jesus, kundi tayo rin ay mga tagasunod ni Jesus. Sana hindi tayo yung mga tulad ng mga sa Ebanghelyo, ang parehong taong nagsabing Osana sa anak ni David, ang parehong tao din nagsabing ipako sa krus. Sana hindi natin gawin yon. Ang parehong mga tao nagsigawan Osana sa anak ni David, ang sumigaw ding si Barabas ang palayain. Sana hindi ganoon. Tinatanggap natin si Jesus at hindi lang natin siya tatanggapin, susundan din natin siya. Sasamahan natin siya. Kaya ho, sa pagpasok ng mga mahal na araw, sundan at samahan si Jesus. Pag magsisimba ho ng Webes, ng Biyernes, sana ho, nandito din pagdating ng Sabado sa banal na tridoo. May Webes, may Biyernes, sana sa muling pagkabuhay, samahan din natin si Jesus. Sana hindi tayo tulad ng mga alagad na nung muling nabuhay si Jesus, nasaan sila? Nagtatago. Nakakulong sa kwarto. Sana samahan natin si Jesus, lalong-lalo na sa mga araw na ito na pinakamahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating pagsasariwa at pag-alala ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sinasalubong at sinusundan. Yan po ang paalaala sa atin ng palaspas sa linggong ito. At sana ho'y yakapin natin ang hamon at imbitasyon na ito na salubungin at samahan ang ating Poong Jesus Nazareno. Amen.